sa kayo lahat, ngayon ay magagawa ko ng table para sa drawing. Drawing table. Okay, so bago ko i-finish yun, ipapakita ko muna yung itsura na ito, kung ano ang kalalabasan ng ating drawing table. Okay, so may nagpagawa kasi sa akin ng drawing table. Ito ay sarili ko lang na design. Kasi nung araw, nung ako ay nag-aaral, nagawa ko ng drawing table. Okay, so yung kasamahan ko nagtiwala sa akin na sa akin magpagawa. Okay, so tignan natin kung paano ko ito gagawin. So una muna, gagawa muna tayo ang plano. Okay, so tignan nyo kung paano ko ito gagawin o pinaplano. Pinakasimpleng sketch lang. Okay, so tignan nyo, ito ay dedicated ko sa mga estudyante ko na nagdo-drawing o gumagawa ng plano. Sana masundan nyo kung paano magawa ng simpleng plano sa ating subject. So ang gagamitin ko ngayon, improvise lang, DIY lang ito. So kung makikita nyo, ang roller ko ay ano lang ito, plywood na 30x60. Okay, so tingnan nyo na lang paano ko ito pinaplano. Gagawa muna ako ng isometric. Okay, dito meron na akong meron na akong guidelines o guide na dot kung saan ko ilalagay yung ating pinaka ruler. Okay, so dalawang dot lang sa dulo. Pwede na. Pwede rin guhitan yung dalawang dot na yan. Kinakailan, parehas ang pantay mula rito. Hanggang doon, at saka ito, at saka doon. So pwede mo nang guhitan ng manipis na manipis yan. Manipis sa manipis lang. Para meron tayong guide kung saan natin ilalagay itong ating triangle. Okay, so kung may guide na tayo, pwede na tayo mag-project dito ng linya. Okay, by the way, yung pinaka-sentro din, ang ating drawing, maglagay tayo ng isang vertical line. Okay, kasi may linya na ito rito, kaya i-guide na lang natin ito. Maski manipis lang muna. Okay, so meron na tayong guide. Then magagawa na tayo ngayon ng isometric box. Okay, ang una nating kukunin yung haba ng ating kuan, ng ating pinaka-lamesa. Okay, so may haba na tayo ng lamesa. Dito natin kukunin kung gaano kahaba ang ating lamesa. Okay, so ang design ko rito ay 42 inches. 42 inches yung haba ng aking lamesa. Medyo mahaba ito kasi drawing table ito eh. So yan, 42 inches yan. Okay, so halos lampas ng isang metro. Bali, 1.67. 1 meter and 6 cm and 7 millimeters. Okay, so kung kukunin natin yan sa kwan, sa kung i-convert natin, pwede nating ang isang pulgada kunin natin sa 2 millimeters bawat isang pulgada. Teka, kukuha lang ako ng ruler. Okay, so ang bawat isang pulgada, iyan ko sa 2 millimeters. So yan ay magiging, kung yan ay 62, medyo manalilitan tayo, gawin natin ang isang pulgada, gawin natin 2 millimeters. So magiging, 42
Bali, 64 yon times 2, magiging 128. So, ganito yung kalalabasan niya. Hanggang dito ngayon yung ating pinaka, pinakahaba, 128 yan. Tapos, ito project natin yung pinaka vertical line niya doon. Ito, ano lang ito, tansyahan lang ito. I mean, hindi talaga ito perfect na perfect. Pinapakita ko lang kung paano gagawin ng mga estudyante ko kung paano ito gagawin. Ngayon, kung meron kayong isang ruler pa, pwede nyong ilagay lang yun doon, yung ruler na yun sa pinakailalim. Then ipatong nyo lang yun doon yung inyong triangle, naka-align na yan. Pwede na kayo mag-project ng linya pa vertical. Doon sa may marka natin na 128 millimeters. Okay, so nakita na, okay, naka-align na tayo. Then, so ayan. Meron na tayong guide sa haba. So yan ang pinakahaba niya. Then yung taas naman, yun ay 30 inches. Ang pinaka-standard kasi 30 inches. Kaya lang, tinaasan ko ng konti. Kasi ano naman ito, drawing table, wala namang standard na taas na ito. Kaya ginawa kong, tinasan ko lang ng konti ng 2 inches. Kaya yun ay magiging 32 inches. Ngayon, i-convert natin yan, 32 inches. 1 inch is equal to 2 millimeters. So magiging ano yan, 64 mm. Okay, so susuka tayo rito ng 64 mm. Okay, so meron na tayo ngayong sukat na 64 inch, mm. So, andi dito na yung ating mark. Then, ilagay uli yung ruler. Kung gusto ko merong ano, na nakapantay sa ating pinaka-guide dito sa pinaka-ilalim. Ngayon, kung wala, pwedeng ipatong na lang natin ito rito. I-align lang dito sa ilalim yung inyong pinaka-ilalim na portion ng inyong triangle. Okay, kung naka-align na yan sa pinaka-ano, itututok natin yan doon sa pinaka-ating vertical line na may marka. Okay, naka-align na yung ilalim. Tapos yung ating vertical line, visible na rin yung pinaka-marka niya rito. So, magpo-project tayo ng linya papunta roon. Hanggang doon. So, tinamaan yung ating isang linya roon, yung pinaka-intersection. Then, papunta naman sa kabila para makuha natin yung pinaka-luwang. Ganun din ang gagawin. Itututok dito yung pinaka-linya. Tapos, ipantay yung ilalim para makuha natin yung kanyang pinakaluwang. Ang luwang nito ay yung ilalim, wala pa pala. Okay, yung ang luwang ng ating kuan, ng ating pinaka drawing table, ang nilagay ko rito ay 30 inches. Ah, 30 inches yung una kong plano. Ginawa ko lang 24. 28 pala. Ginawa ko rito yung pinakaluwang, 28 inches, yung pinakaluwang ng ating lamesa. So kung 28 inches times 2 mm ang kalalabasan kasi 1 inch is equal to 2 millimeters. So kung yan ay 28 times 2, 56 millimeters. So hanapin natin dito yung 56 millimeters sa ating ruler. Okay, may marka na tayo dun sa ating pinaka-apuan, pinaka-luwang. Then, i-align uli yung pinaka-ilalim na portion ng ating pinaka-triangle. O kaya kung may ruler kayo, ipatong nyo lang. Tapos, itutok lang doon sa may linya na 56 millimeters. Para makapag-project tayo ng line pag tumapa-vertical. Okay, so yan. Meron na tayong luwang, haba, at saka yung taas. Okay, lahat ng intersection, pwede na natin patamaan yan kung saan yung nag-intersection. Ganun lang nga gagawin, i-align lang yung pinaka-triangle sa ilalim. Then kung saan nagkaroon ng intersection, halimbawa doon,
itutok na kaagad doon, tapos i-align yung ilalim. Then, i-project papunta ron. Ano lang muna ito ha, lapis. Pinakamakon lang muna ito. Pinakamanipis lang muna. Tapos, kung saan na may intersection, ilagay nyo yung lapis nyo. Ito ay para sa mga estudyante ko lang ha. Para matuto kayo ng konti sa pagdodrawing. Then, pagka bumangga na yung lapis doon, i-align yung pinakailalim ng ating triangle sa ilalim doon sa dating spot para masigurado natin na yan ay naka 30 degrees. Then nakapwesto na yung ating lapis doon sa ating intersection point. Yan, i-project papunta ron. So makikita natin na nakagawa na tayo ng isometric box. Okay, so lilinawan ko ito para ma-visualize niyo. Ito ay DIY lang ito kasi wala akong kwan. Just in case na wala yung mga estudyante ko na sarili nilang kwan, sarili nilang triangle, pwede mag-improvise. Basta ayusin lang yung pinaka kwan. So ayan, meron na tayo ngayong isometric box. Ito ano lang ito, rough na drawing lang para lang maipakita kung paano magawa ng isometric box. Para makaporma na kayo kung paano kayo magagawa ng plano. Hindi ko nakakagandahin yung pagkakasulat o pagkakaguhit. Kasi ito ay ano lang ito, freehand lang ito. Ibig sabihin niya, madali. Madalian lang itong pagpaplano. Para lang makita nyo paano magawa ng isometric box. Para lang makompleto yung pinaka-detalye ng ating lamesa. Okay, so yan. Nakabuo na tayo ng isometric box. Okay, so ito yung magiging taas. Height ng ating lamesa. Ito naman yung luwang. Ito naman yung haba. So makakabuo na tayo ngayon ng detalye. For example, magagawa tayo ng brace dito sa lugar na ito. Ito ay rough lang. Pwede na itong kamay kung gusto ninyo. Yung ano lang ha, tawag dito. Kung pre-sketching lang. Pero kung gagamitin talaga ng magandang kwan, pwede gamitan ng ruler. Kung talagang ano na, yung mga isasubmit, yung pinakailangan. Ito ay ano lang ito. Yung madali ang pag-estimate. So, pwede na natin i-visualize kung ano mangyayari. So, kung maglalagay tayo ng brace dito sa ating pinaka-luwang. Halimbawa, ayan, susundin lang natin yung inclination ng ating ginawa. Pero kung talaga siguraduhin yung gawa natin, I mean, yung mga isasabi, talagang puno yung maganda yung pagkakaguhit, gagamit tayo ng ruler. Ang ginagawa ko lang ngayon ay kung paano ginagawa yung freehand technique. Okay, so magkakaroon tayo ng brace dito, so meron na tayong isang brace dyan. Okay, kung maglalagay din ulit tayo ng brace sa ilalim, so tatantyahin nyo na lang kung gaano kalakas ang gusto ninyo. So, ayan. Maglalagay tayo rito ng brace sa ilalim. Ayan. Then, kung gaano kataas itong mga to, dapat parehas doon sa kabilang side. Okay. So, gamitan natin ng sukat o triangle para makita natin kung saan papapatak yung katapat nun. Okay, so meron na rito. May marka na ako ron. Tapos yung kasa ilalim naman. Okay. Ngayon, kung bubuhay natin yung isometric box, pwede natin buhayin yung pinaka-guhit niya sa likod. Para makita natin kung makikita yung paa sa ating kwan, sa ating isometric box.
Okay, visible yung pahing konti, konti pa rito visible. Okay, so pwede na nating i-project yung ating kuan, yung ating pinaka-brace. Ito yung pinaka-paha niya, visible sa likod. Yan. Kunyari, table na ito. Visible yung isang paha niya ron. Okay, so kung ilalagay na natin yung brace sa kabila, so pwede rin i-align na lang natin, tantyahan na lang. Kasi freehand technique lang naman ito. Madali lang kasi itong ginagawa ko. Para lang maipakita nyo yung hitsura ng aking ginagawang kwan, yung aking ginagawang table. Okay, so meron na tayong mga brace. May brace na rito, may brace doon. Ngayon, lalagyan ba natin ng brace itong portion na ito? Kung lalagyan, so lagyan natin yung brace na isa. Okay, so unti-unti nang lumilinaw yung ating drawing table. So may mga brace na. Then, ang drawing table na ito, yung isang portion niya rito sa kuan, sa table, may portion ito na nakukuha na naiaangat yung pinaka table mismo, yung pinaka dinodrawingan. Kaya nag-provide ako ng 12 inches na sa dulo para lagayan ng mga gamit. So kung yan ay 12 inches, ita-times natin yan sa 2 mm, so magiging 24 yan. Okay, so tingnan natin kung ano kalaki ang 24 inches dito. 24 millimeter nga pala. Okay, so 24 mm. Okay, so hanggang dito ngayon siya. 24 mm. Okay, so may hati na tayo. So yung portion na ito, ito malaking portion na ito, naiaangat ito. Naiaangat yan hanggang 45 degrees. Tapos yung kabila naman, itong side na ito, stagnant lang to. By the way, salamin lang ang ilalagay ko rito sa ibabaw. Itong mga frame na ito, lahat yan ay mga tubular. Para mas maganda tignan, mas malaki tignan. Okay, so itong portion na ito, yung maluwang na ito, kakapalan natin kasi ito ay frame pa lang ito lahat. Frame pa lang lahat yan. Then, gagawa pa tayo rito ng pinaka isang nakapatong na nagagalaw. Ito ay may liliko ng 45 degrees. So, ipapatong na lang natin dyan yung pinaka isang kuan. Yung pinaka table pa niya ang isa. So, ganito ang kalalabasan niyan. So, yan ang kalalabasan niya. Itong isa na ito, naililiko yan ng hanggang 45 degrees. Maglalagay na lang ako rito ng hinges sa mga gilid na ito. Tatlong hinges lang, okay na siguro yun. Cylindrical hinges ang gagamitin ko para hindi sa gabal. Dalawang gilid tapos isang gitna. So, ganito yung kalalabasan niya. Okay, so may tatlong hinges dito, pwede na itong i-tupi or ibuka. Okay, so for the meantime, ganitong plano lang muna ang gagawin natin. Pag-iisipan ko pa kung paano ito mag-i-stable kapag ito yung nakabuka. Okay, so punta na tayo sa welding area. By the way, medyo nag-assemble na ako ron ng mga ganito. Niyari ko na yung mga frame na ito. Ikakasa ko pa. Kaya lang hindi ko pa naikakabit talaga lahat. Okay, so may gagawin pa rin. Okay, so dito tayo na sa welding area. Hindi natin ang accomplishment ko.
hindi ko naman pinakita lahat na kung paano ko ito ginawa. Okay, so ayon sa drawing, yan ang ating mga pyesa. Okay, so i-assemble ko ito ngayon. Okay, so tignan nyo na lang kung paano ko ito i-assemble na.
ginagrind ko para malumapat yung ating pinaka naiaangat na table. Okay, so ikakabit na natin itong mga paa na ito. Hindi ko na pinakita kung paano ko ginagawa itong mga pinakapaa niya. So ikakasana natin ito. Okay, nagawa ko ng DIY na kwan na eskwala. Ginamitan ko pa ng magnet dito. Yan, nilagyan ko lang siya ng magnet. Ano lang ito, tubig lang. Tapos sinalpakan ko ng magnet para may katulong ako. Katumbas na ito, isang tao kapag gumagawa kayo. Thank you.
Okay, so nakita nyo, maski hindi na hinahawakan kasi nakamagnet siya. Para na rin ako may katulong dito na isang tao. So, yan po. Pwede na ako mag-ispat ngayon kasi alam po, eskwalado na yan. So, ito rin yung ginamit ko. Nagawa ako ng DIY na eskwala na mayroong magnet. Okay, so stable na yan. Kung may time kayo, gumawa kayo ng ganito. Para na rin kayong may isang taong katulong kapag may ganito kayong gadget. Ito ay ano lang to, magnet ng speaker, tapos tubular lang na 1x2. So makakagawa na kayo ng isang eskwala na malaki. Kaya niya mag-hold o humawak ng medyo malalaking materyales. Okay, yung kabila naman ang aking iskwala.
Okay, ang susunod naman dyan, ikakabit natin yung isang pinaka-brace. Yung isang side dito, ang lalagyan natin ng isang brace. Punta ko isa-isa. Okay, so magpuputol muna ako ng materyales, tapos ikakabit natin ito.